akin ang huling halakhak. Isang kwento ng isang babae na nakaranas ng pangapi ng kanyang madrasta sa pilitang inilayo ng kanyang ina sa kanyang ama para malayo sa pagmaltrato. Subalit sa kanyang muling pagbabalik ay muling nakaranas hindi lamang ng pangapi kundi ng kamatayan. Subalit ang bakas sa kanyang pangapi ay siya niyang ginamit upang makapaghiganti. Akin ang huling halakhak! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Akin ang huling halakhak! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ang nakaraan, napilitang umuwi ng Pilipinas si Mr. Pablo Sanchez para magawa ng paraan ang napipintong pagbagsak ng kanyang kumpanya. Agad nitong ipinatawag si Leo para muling kunin ang kanyang serbisyo. Masaya siyang sinalubong ni Leo. Mahal ni Leo ang siyamang kumpanya, kaya hindi na kailangang makiusap pa si Mr. Sanchez para ito'y makabalik sa kanyang kumpanya kahit na hindi sang-ayon ang kanyang ina sa kanyang pakikipagtulungan sa pagbangon muli ng kumpanya ni Mr. Pablo Sanchez. Kinabukasan nga ay nasa opisina na ni Mr. Sanchez si Leo, samantala nakabalik na ng bansa ang magkatipang Vince at Magda at abala na sa paglustay sa pera na galing sa Siama Company at inihahanda na ang gagawing pagpapagawa ng bahay. Sa opisina naman ng Siama Company ay muling pinag-aralan ni Leo ang ledgers ng kumpanya. Subalit tulad ng nauna nito na pag-analisa, pabagsak na nga ang kumpanya. At habang nag-uusap sina Leo at Mr. Sanchez, ay may dumating na representative ng bangko at tinapat si Mr. Sanchez na kung gusto nitong makabawi kahit papaano, ay mas makabubuting ibenta na lamang nito ang kumpanya. At sa pag-iisa ni Mr. Sanchez sa kanyang opisina, ay nakatanggap ito ng tawag ng anak na si Jemmy. At ngayon, mga kaibigan, dito natin ipagpapatuloy ang ating dulang pinamagatang. Akin ang huling halakhak! Anong gagawin ko? Mahal ko ang kumpanya. Ilang panahon ko rin inalagaan ang kumpanyang ito. Bakit kailangang mangyari ito? Kung hindi lamang kita anak, Edward, kung hindi lamang kita anak, ipapakulong kita sa ginawa mong pagpapabaya sa kumpanya. Si Jimmy ang tumatawag. Hello, Jimmy? Napatawag ka? Bakit si Edward? Anong nangyari sa Kuya Edward mo? Ano? Oh, ang laki-laki talaga ang nawawala sa kumpanya. Paano hindi ito nakita ni Sir Edward? At may inutang ang kumpanya.
pirmado pa ni Sir Edward nito lamang nakarang buwan. At saan niya ginamit ang napakalaking halagang yon? Sino ang tatalungin ko na yung napakalaking halaga na ito? Kung ang mga heads ng mga department ay hindi na nagsisipasok. Teka, tama. Si Chismosa Margie, baka may alam. Tatanungin ko siya bukas. Ay, kumusta anak? Kailan ka mag-uumpisa sa bago mong trabaho? Hindi muna po ako pupunta sa mga kumpanya na nag-alok sa akin ng trabaho, Inay. Ano? At bakit? Ada, hindi sa inuobliga na kitang magtrabaho, pero panay tayo labas ng pera at walang pumapasok. Baka maubos na ang savings mo. Hindi naman kalakihan ang savings mo, alam ko yan. Eh, kailan ka lang naman nag-umpisa sa Shama Company na nagtrabaho bilang auditor? Bigyan niyo po ng isang linggo na tapusin ang problema ng Shama Company, Nay. Tsaka na ako tuloy-tuloy na magtrabaho sa ibang kumpanya. Anong sinabi mo? Tatapusin mo muna ang problema ng Shama Company. Nakikialam ka sa problema ng Shama Company? Samantalang, hindi lang isang beses ka sinakta ng management, kundi dalawang beses pa. At ikaw itong nagsabi na napakalaki ang problemang pinansyal ng Shama Company. Eh anong magagawa mo sa Shama Company kung ikaw ang officer in charge doon? Pagbibigyan ko lamang si Mr. Pablo, Inay. Si Pablo? Bakit? Naririto na ba siya sa Pilipinas? Opo, Inay. Hindi ba't nasa Amerika si Sir Pablo? Ay, opo. Pero napilitan siyang magbalik bayan para asikasuhin ang problema ng Shama Company. Babalik ka sa Shama? Hindi ko muna sasabihin kay Inay ang desisyon ko. Anak, tinatanong kita, babalik ka pa ba sa Shama? Pinag-iisipan ko pa po, Inay. Pero, pansamantala, itutulungan ko muna si Mr. Pablo na ayusin ang kumpanya sa loob ng isang linggo. Bakit sa'yo? Hindi ba't kay Edward siya makipag-usap dahil siya ang UIC? Wala nga ho si Sir Edward, Nay. Hindi rin niya alam kung nasan yung si Sir Edward. Eh, yung iba niyang empleyado o empleyada, bakit sa'yo siya makikipag-usap eh? Wala ka ng alam pa sa mga nangyari pagkatapos kang sisantihin ang anak niyang si Edward. Yun nga rin po ang isang problema, Inay. Pagdating na niya sa office, wala siyang nadadaan maliban lamang sa ilang empleyado na wala namang access sa finances ng kumpanya. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Masyado kang mabait. Yang kabaitan mo minsan, bawas-bawasan mo. Kasi dyan madalas ang ginagamit ng taong mga abusado. Eh, Inay, hindi naman po abusado si Sir Pablo, ha? Hindi nga. Pero ang anak ang nang-abuso sa'yo. Hayaan nyo na po yan, Inay. Tutal, may Diyos naman na makapangyarihan sa lahat. Ay nakakakita ng lahat nating ginagawa sa buhay na ito. Siya na lamang bahalang gumanti sa bawat galaw natin.
Kumusta na kayang naging pag-uusap lang ni Representative ng Banggood si Mr. Pablo? Uy, mag-aalas doon siya na pala ng ating gabi. Kaya pala, inaantok na ako. Sana naman maayos pa. Sana naman eh, may paraan pa para makabango ng Shama Company. Si Sir Pablo, tumatawag. Hating gabi na. Hello, sir? Ay, opo, opo. Sige po. Didiretso po ako sa office niyo bukas. Pagdating ng office. Sige po, sir. Opo, opo. Sige. Good night po, sir. Bakit kaya? Ngayon lang ako tinawagan ng wala sa oras ni Sir Pablo. May problema pa kaya? Meron pa kaya? Good morning, Kuya Miguel. Good morning, Leo. Maaga ka. Ay, oo, Kuya. Tinawagan ako kasi ni Sir kagabi. Maaga daw ako ngayon. Oo. Siya nga ang pinakamagang dumating dito eh. Ano? Oo, Leo. Mas nauna lang siguro ako ng 15 minutos. Tapos maya-maya dumating na siya. Ang ibig mong sabihin, Kuya Miguel, alas 7 pa lang nandito na siya? Oo. Nagtataka nga rin ako eh. Dati-dati, alas 10 o alas 9 ang pinakamaaga niyang pagdating dito sa opisina eh. Ay, sige na. Pumasok ka na sa loob. Baka ikaw talaga ang hinihintay noon. Sige kuya. Sinasabi ko na gamat. Ako na naman ang nahuling empleyado eh. Ang mga kasamaan ko talaga ako. Oras lamang hinihintay. Hindi nagtatrabaho ng maayos. Leo! Narin pa pala kayo, sir. Oo. Pumasok ka na sa office ko. Lalabas lang ako at may pagagawa lamang ako kayo mag-iaral. Oo po, sir. Sige po. Pumasok ka muna sa office ko. At meron lamang akong tatawagan sa laba. Payag ka? Opo, Papa. Kilalang kilala ko na po siya. Kung ganon, kausapin mo ang ate mo kung ano ang masasabi niya. Sigurado ka pa talaga, Papa? Oo. Kayo lang na mga anak ko ang iniisip ko. Bakit ikaw? Ayaw mo? Napamahal na po kasi sa akin, Papa. Ako rin, anak. Pero ito na lamang ang tangi nating magagawa. Kaya gusto ko kausapin mo ang ate mo ngayon din. Kung kayo na lang kaya ang kakausap kay ate, Papa. Higit kanino man, ikaw ang mas higit na nakakaalam ng problema dito sa kumpanya. At ikaw ang mas higit na nakakakilala sa kanya. Pa, mas ilan po yung sinasabi niyo? Wala nang oras. Kailangan ko pang kausapin ang kuya mo sa Canada. At yung isa pang billing ko, tawagin mo ulit ang Kuya Edward mo. Opo, Papa. Ano bang nangyayari kay Sir Pablo? Nakatingin lamang siya sa akin. Nakukonsyos tuloy ako.
ang mabuti pa, magpapansin na lamang ako sa kanya. Wala pa rin. Parang hindi niya narinig ang pag-umbuko, kunwari. Ayan. Tumayo na si Sir Pablo. Pero hindi pa rin siya umiimik. Kanina pa ako dito sa harap niya, pero hindi pa rin nagsasalita. Ano kaya kung ako na unang magsalita? Leo. Sir? Ay, salamat. Sa wakas, nagsalita na rin. Ikinalulungkot ko. Pero ang naipangako kong trabaho na iniaalok ko sa iyo, ay hindi ko na maibibigay sa iyo. Ho? Hindi lamang ikaw ang mawawalan ng trabaho, kundi lahat kayo. Alam ko na hindi ka na nagulat dahil bago ko pa man nalaman ang sitwasyon ng kumpanya, ay alam mo na. Nabanggit na sa akin ni Jamie ang babala mo sa kanya, na ngayon ay labis kong pinagsisisihan ang pagbagsak ng kumpanya. Sir, kung may maitutulong lamang ako sa inyo. Lubog na lubog ang kumpanya sa utang. Nipangsahod ko sa inyo ay sa sariling bulsa ko nakukunin. Kaya sa ayaw ko at sa hindi, magsasarang kumpanyang ito. Sir? Kung alam ko lamang na ganito ang kahihinatnan ng pagpayag ko sa pagkuha ni Edward ng OIC position na ibinigay ko sa iyo, sana hindi ko na siya pinagbigyan. Hindi lamang umutang si Edward ng napakalaking halaga. Nakasanla pa sa bangko ang ilang equipments ng kumpanya. At anytime, ay pwede nilang kunin dahil sa hindi pagbabayad ng mga ito. Ano po, sir? Nakasanla pati ang ilang equipments? At kahit pa may natitirang iba, ay wala na akong pangsahod pa. Sir, willing po akong hindi mo na magpasahod sa inyo. Ano? Willing po akong hindi mo na kunin ang sahod ko hanggat hindi nakakabangon ang kumpanya ninyo, sir. Saan mo kukunin ang pang-araw-araw ninyo ng nanay mo? Nabuhay po kami ng nanay ko na walang wala. Magagawa po namin ulit yun. Ang importante, makabago ng kumpanya. Ganon mo ba kamahal ang Shamak Company, Leo? Sir, malaki ang utang na loob ko sa kumpanya ito. Busilak ang puso mo, Leo. Pero kahit hindi sapat ang hindi mo pagkuha ng sahod para makabango ng kumpanya, kung sana ganyan din kabusilak ang puso ng mga board members, pwedeng maisasalba pa ang kumpanya. Kaso, nang makita na nilang pagbagsak ng kumpanya, isa-isa silang kumuha ng kanilang mga share dahilan sa pagbunusok ng kumpanya pababa. Kaya masakit man sa loob ko, kailangan ko nang ibenta ang kumpanyang ito, Leo. Kung nalulungkot ka sa pagsasara ng kumpanyang ito, mas higit sa akin, dito ko inilaan ang halos lahat ng oras ko. Ginugol ko ang panahon ko at lakas para sa kumpanyang ito. Alam mo naman siguro kung gaano ito katatag bago ko iwan. Pero wala akong magagawa, kundi ibenta na lamang para kahit papaano ay hindi masyadong masakit sa akin. Maliban lamang sa naiisip ko na paraan. At yun ay kung payag ka.
Napamahal na sa akin ang kumpanya, sir. At naghanda po akong tumulong sa abot na yung aking makakaya. Mahal mo ba ang Shema Company? Opo, sir. Malaki ang naitulong ng kumpanya nito sa pagtapos ko ng kuleyo. Gaano mo kamahal ang kumpanya nito? Sir, base sa mga nakikita kong problema sa panlalaki ng kumpanya nito, panininigan ko ang sinabi ko na willing po akong magtrabaho kahit hindi niyo muna ibigay ang sahod ko. Hindi ako magiging makatarukan kung gano'n ang gagawin ko kaya. Yun lamang yung nakikita kong solusyon, sir, para makatulong na makabangon ang kumpanya ito. Babangon ang kumpanya sa pamamagitan mo, Leo. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Payag ka bang bilhin ang Shema Company? Hindi ho ba kayo nabibigla, sir? Hindi, Leo. Pero hindi po birong halaga ng inyong kumpanya. Oo. Alam ko. Kaya nga sa iyo ko gusto ibenta. Dahil mas magaan ang loob ko kung sa iyo mapupunta ang pinaghirahan ko kaysa sa iba na walang malasakit. Sir, baka nalilito lamang kayo. Huwag po sana kayong pabigla-bigla sa inyong desisyon. Leo, maliban sa problema ng kumpanya, ay mayroon pa at hindi ko na makakaya pa pag siya ay tuluyang mawala. Ano pong ibig ninyo sabihin, sir? Nasa Hong Kong si Edward at nakakulong. Bakit kaya nakakulong si Edward sa Hong Kong? Tanggapin naman kaya ni Leo ang alok ni Mr. Sanchez sa kanya? Mga kaibigan, huwag ninyong kaliligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Akin ang Huling Halakha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Robert D. Guzman, June Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ng inyong lingkod mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Akin ang Huling Halakha! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.